ba yung tingin mo sa akin, ha? Oo! Dahil minsan mo na ako niloko. Remember, Jade? So, nagkaroon lang pala tayo ng second chance para sumbatan mo lang ako sa mga pagkakamali ko sa'yo dati. Sa totoo lang, Nikki, nahihirapan akong ibalik ang tiwala ko sa'yo. Alam mo, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Total naman, hindi mo na ako pinagkakatiwalaan eh. Yan ba gusto mo? Sige, pagbibigyan kita kung doon ka masaya. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ano, Crizel? Kain ka pa, oh. Ito pa yung tuna pie. Ubusin mo na rin yung fried chicken. Opo, Mami. Nikki? Nikki, ikaw ba yan? Het? Het? Ikaw nga! Kamusta ka na? Eto, ayos naman ako. Grabe, Het, ha? Ang laki ng pinagbago mo. Matagal din kasi tayo hindi nagkita, ano? Oo nga, eh. 6 years din yun. Siya nga pala, nabalitaan kong sa Canada ka na raw nakatira. Kailan ka pa umuwi sa Pilipinas? Ah, yeah. Last month lang. Kailangan pa rin kasi ako ng lolo ko na dito pa rin nakatira sa Pilipinas. Alam mo naman yun, gusto mamatay sa sariling bayan. War veteran kasi ang lolo mo, di ba? Halos ibuwis niya yung buhay niya sa pagtatanggol sa bansa laban sa pwersa ng mga Hapon. Yep. By the way, siya ba yung anak mo kay Jade? Oo, Het. Crizel lang pangalan niya. Mami, sino po siya? Siya si Het, kaibigan ko. Ay, kumusta ka, Crizel? Okay naman po. Good. So what's new, Nikki? May asawa ka na ba? Wala pa rin akong asawa. Although may nakarelasyon ako after ng breakup natin. Ayun, minalas lang ako. Karma siguro yun sa panluloko ginawa ko sa'yo dati. Ikaw, may asawa ka na ba sa Canada? Wala. Single pa rin ako hanggang ngayon. Ganun ba? Well, anyway, may balita ka ba kay Jade? Oo naman. May communication pa rin kami. Sinusustentuhan niya nga yung anak namin eh. Pero hanggang dun lang yun, may asawa na kasi siya. Ganun ba? Akala ko, Nikki, hindi na tayo magkikita pa. Ako nga rin eh. Pero pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana. Kaso, sa kabila ng panluloko ko sa'yo, eto ka. Nilapitan mo pa ako. Nikki... Oh, bakit ka natahimik dyan? What if kung sasabihin ko sa'yo na I still love you? Ha? Pero Het... Nikki, sorry kung hiniwalayan kita dati. Pinagsisihan ko yun. Sa totoo lang, Nikki, gusto ko sana bumawi sa'yo eh. Sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo, sana bigyan mo ko ng second chance. Het, ako ang nagkulang sa'yo. Hindi ikaw. Ako dapat ang humingi ng sorry sa'yo kasi niloko kita dati. Ako dapat ang humingi ng second chance sa'yo at hindi ikaw. Nikki, will you give me a second chance? Kahit hindi mo nasabihin, Het. Kahit na ilang taon ang lumipas sa atin eh. Hindi ko pa rin may tatanggi na mahal pa rin kita. Oo, maraming relasyon ang dumating sa akin pagkatapos mo pero hindi tumagal yun kasi hinahanap ko ang isang lalaki. Ang isang katulad mo. Ikaw ang naging batayan ko. Pero na-realize ko na wala kang katulad sa puso ko. Yes, Het. Handa na ako makipagbalikan sa'yo anytime. Thank you, Nikki. Pero Nikki, kahit na handa kang makipagbalikan sa akin anytime, liligawan pa rin kita. Naku, pero sige, ikaw ang bahala. Tal-
Talaga, bes? Nagkabalikan kayo agad ni Heath? Oo, bes. Total, mahal namin yung isa't isa. So, bakit ko naman papatagalin pa, di ba? Ay, sa totoo lang, darling, hindi ko in-expect na magkakaroon kami ng second chance eh. At saka, kahit maraming lalaking dumating sa buhay ko, eh hindi pa rin talaga nawala doon yung pagmamahal ko kay Heath. Bibihira lang talaga mangyari ang sinasabing second chance. Kaya nga, kapag nabigyan ka ng second chance, dapat pahalagahan mo na to. Tama ka dyan. Pero di ba resident na siya ng Canada? Eh, ang sabi naman niya sa akin, 6 months daw siyang magstay dito sa Philippines. Tapos, kapag bumalik naman siya sa Canada eh, tuloy pa rin yung communication namin. Anyway, ano ba naging buhay ni Heath dun sa Canada? Gaano ka kasigurado na wala siyang iniwang sabit dun? Well, naniniwala naman ako dun sa sinabi niyang single siya. Kilala ko naman yung si Heath eh. 5 years din yung nauna naming relationship bago kami nag-split. Malaki pa rin ang tiwala mo sa lalaking yun ah. Siyempre naman. Wala naman siyang naging record na pagtataksil sa akin eh. Nikki, masaya ako sa inyong dalawa ni Heath. So, ano, any wedding plans? Nako, darling ah. Wala pa kaming planong magpakasal ni Heath. Kakasimula pa lang namin eh. Pero siyempre, pinapangarap ko rin na maikasal kami ni Heath sa simbahan. Darling, I believe na siya na yung destiny ko. Kahit noon pa. At wala na akong ibang gustong mapangasawa maliban kay Heath. Thanks for bringing me here, Heath. Alam mo, masaya ako na nakasama kita ngayong mahalagang araw sa buhay ko. Happy birthday, mahal ko. I wish you more success and a happier life. Pero mas magiging happy ang buhay mo kung magiging mag-asawa na tayo. Nikki, pakasal na tayo. Ha? Kasi... Oh, bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero paano ko ba masasabi ito? Kasi ganito yung Heath eh. Focus muna kasi ako sa work. Candidate kasi ako for promotion, sabi ng boss ko. Eh, sayang din naman kasi yung position at sweldo kung hindi ko pa tutuunan ng pansin yung opportunity. Pwede ka naman maging successful kapag naging asawa mo na ako. Iniisip ko lang kasi yung future natin. Lalo na yung future ng anak ko. Don't worry. Magiging katuwang mo naman ako sa pagpapalaki kay Crizel. Heath, hindi pa ako handang magpatali sa'yo eh. Gusto ko kasi sigurado na ako maging misis mo. Bakit? Hindi ka pa rin ba sigurado sa akin? Please, give me more time to think. Heath, ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Kung hindi ka pa talaga handa, okay, hindi kita pipilitin. Huwag ka sanang malungkot o magtampo sa akin, ha? Maikakasal din naman tayo eh, sa tamang panahon. Reject mo ang wedding proposal ni Heath sa'yo? Wala akong choice, darling. Hindi pa kasi ako handa eh. Tama lang ang naging desisyon mo. Marrying someone you love is the hardest decision ever na magagawa ng isang tao. Iba kasing responsibility ang kaakibat ng pag-aasawa. At sa katulad mong work-minded at naghahabol sa promotion, marrying is not your option. Yun nga lang, medyo nagtampo sa akin si Heath. Well, if he really loves you, maiintindihan niya yun. Alam mo, darling, sa totoo lang, hindi pa rin ako makapiniwala nagkabalikan na kami ni Heath eh. Kaya siguro, hindi ko pa siya mapakasalan sa ngayon. Do you love him? Oo naman, pero kasi a part of my brain tells me na huwag muna siyang pakasalan kasi, alam mo yun, nasa stage pa ako ng confusion. So you're confused sa mga nararamdaman mo para kay Heath? Exactly. Yes, I love him, pero parang gusto kong maghanap ng iba other than Heath eh. Siguro para ma-compare ko kung ano ba talaga ang hinahanap ko sa isang lalaki. Sa isang lifetime partner. Oh, bakit natulala ka dyan? Sino ba yung tinatanaw mo? Si Sir Ryan. Ayun, nasa counter. Ngayon palang magla-lunch. Ang gwapo talaga ni Sir Ryan, oh. Single ba yung boss natin? Ang alam ko, oo. So far, wala ko nababalitaan sa Facebook na girlfriend niya. So, friend mo pala siya sa Facebook? Of course! Alam mo naman ako, Miss Congeniality. Kahit boss, kinakaibigan ko sa Facebook. Uy, palapit siya sa ating Nikki. Ha? Boss Ryan! Dito na lang kayo, umupo sa table namin.
Sure, thanks. Sir, bakit ngayon lang kayo nag-lunch? Nag-usap kasi kami ni Sir Ivan. Medyo natagalan. Anyway, kumusta naman kayong dalawa? Hindi ba kayo napipressure sa akin? Eh, hindi naman masyado, sir. Anyway, huwag muna kayong umalis, ha? Saluhan niyo muna ako dito. And don't worry, ako ang bahala sa time cards ninyo. Sige po, sir. Oh, by the way, friends na ba tayo sa Facebook, Nikki? Ay, hindi pa nga po, sir. Sige, add mo naman ako. You know, sa lahat ng empleyado under sa akin, ikaw yung pinaka-misteryosa. Wala kasi akong alam sa'yo. You look interesting pa naman. Interesting ka daw, bes, sabi ni boss. Sige po, sir. I-add ko po kayo mamaya. Nikki? Uy, Sir Ryan! Uuwi ka na ba? Opo, sir. Taga saan ka ba? Sa San Juan po. Uy, tama-tama. Taga San Juan din ako. Tara, sumabay ka na sa akin. Sige po. You know what, Nikki? Sa lahat ng empleyadong hawak ko, ikaw yung pinakatahimik. Introvert? Actually, hindi naman po ako introvert. Nakikisalamuha naman po ako sa mga co-employees ko. Siguro nga lang, mas focus po ako sa trabaho ko ngayon. Gusto kong matapos yung trabaho ko bago ako makipagkwentuhan sa mga co-employees ko po eh. You aspire for a higher position, am I right? Well, sino bang tatanggi po sa promotion, di ba? Lahat naman yata kami mga employees nyo eh, nag-aspire ma-promote. But you know what? Among your co-employees, ikaw ang pinaka-deserving na ma-promote. Don't you worry. One of these days, irerekomenda na kita sa HR for promotion. Thank you po, sir. Anyway, inaccept mo na pala yung friend request ko. Well, ako kasi yung tipo ng Facebook user na magaling magukay ng mga past status at photos ng mga friends ko. Pansin ko nga po, sir. Nilike mo lahat yung mga luma kong pictures eh. Bumahatuloy yung notifications ko. May boyfriend ka na pala. Oo, dati ko siyang ex tapos nitong taon lang eh. Aksidenteng nakita ulit kami. Then, ayun, nagkumustahan. Tapos, ayun po, nagkaaminan na mahal pa rin pala yung isa't isa. Wow! Second chance. In fairness sa kanya, swerte niya at cool ng story ninyo, ha? Pampelikula. Pelikula talaga. Hindi naman masyado, sir. Since matagal-tagal na rin kayo in a relationship, kailan niyo balak magpakasal? Actually, wala pa po yan sa plano namin eh. Sa work muna ang focus ko, lalo na candidate po ako for promotion. Kayo sir, how's your love life? Bakit ka ba interested? Oh, wala lang po. Wala pa akong girlfriend. Well, kung itatanong mo naman kung anong dream girl ko, gusto ko katulad mo. Katulad ko? Oo. Oh, maganda. Smart. Hardworking. Ambitious. Kampante ka sa kanya dahil practical siya sa buhay. Hindi naman ako masyadong pang dream girl, sir. You know what? I have a feeling na swerte ang boyfriend mo sa kayo. Sana maging katulad din niya ako. Bakit ang saya-saya ng aura mo today? Anong meron? Dahil ba kay Heth? Actually, dahil kay Sir Ryan. Napapansin ko close kayong dalawa ng boss natin, ha? Wait, huwag mo sabihin sa akin na meron ang namamagitan sa inyong dalawa. Hoy, wala ano. Magkaibigan lang kami ni Sir Ryan. Pero aaminin ko, attracted ako sa boss natin. Mahal ko naman yung boyfriend ko pero nakikita ko kasi kay Sir Ryan yung katangian talaga ng taong hinahanap ko kay Heth. So, in love ka sa boss natin? Bes, ano mang gagawin ko? Ano ba itong nararamdaman ko para kay Sir Ryan? Hindi kasi dapat mangyari ito eh, kaso hindi ko naman mapigilan yung sarili ko. Alam mo, Nikki, kung anong problema sa'yo? Madali kang ma-fall in love. Naging sweet lang ang pakikitungo sa'yo ng tao, iisipin mo agad na in-love ka na sa kanya. Natatandaan ko rin yung ganitong eksena 5 years ago. Habang boyfriend mo si Heth,
eh na-inlove ka sa ibang lalaki. Ayun nga, si Jade. At nagbunga yun, si Crizel. Siyempre, naghiwalay kayo ni Heath. Tapos, naulit-ulit yung nangyari sa inyo ni Heath. This time, kay Resty at Jerry. Na-fall in love ka kay Jerry kahit na kayo pa ni Resty. Ang ending, split! Tapos, naulit-ulit. This time, kina Jerry at Kyle naman. Naging boyfriend mo si Kyle kahit may relasyon kayo ni Jerry. Ang ending, split ulit. Tapos, ngayon nagkaroon ng second chance sa inyong dalawa ni Heath, ito ka na naman. And this time, sa boss natin. Ay, I see a pattern here, Bess. Nangangamoy break up na naman. Inungkat mo na naman yung past love life ko. Bess, alam mo, may problema sa'yo. At ano naman yun, ha, darling? Hindi ka makontento sa isa. So, sorpresahin ko si Nikki. First time kong susunduin siya sa work. Sigurado magugulat siya kapag nakita niya ako. Bibilisan ko na. Malapit na ako sa building na pinagtatrabuhan ni Nikki. Sandali. Parang natatanong ko si Nikki sa labas. May kasama siyang lalaki. At sumakay silang dalawa sa kotse. Sino kayong lalaking kasama ni Nikki? Di kaya niloloko na naman ako ng girlfriend ko. Het! Het! Nandito na ako! Nandiyan ka ba sa loob? Het! Ay, bakit kaya ayokong pagbuksan ng pinto ni Het? May tao naman sa loob ng bahay niya. Nakikita kong bukas yung mga ilaw sa bintana eh. Het! Kanina pa ako kumakatok dito! Bakit ngayon mo lang ako pinagbuksan, ha? Halika. Pasok ka. Ayos ka lang ba, Het? Bakit namumula ka? Sino yung lalaking kasabay mong sumakay ng kotse kagabi? Boss ko yun. Boss? Wala bang namamagitan sa inyong dalawa? Siyempre wala. Teka, ano namang nakain mo at pinag-iisipan mo kami ng ganyan ni Ryan, ha? Ryan? So, wala nang sir. Kailan pa, Nikki? Kailan mo pa ako niloloko? Ano bang pinagsasasabi mo dyan, ha? Hindi kita niloloko? Umamin ka na sa akin. Anong ginawa niyo dun, ha? Kailangan ko rin bang bumili ng kotse? Para lang hindi mo ako pagpalit sa kanya? Sobra ka na, Heta. Ganyan ba yung tingin mo sa akin, ha? Oo. Dahil minsan mo na ako niloko. Remember, Jade? So, nagkaroon lang pala tayo ng second chance para sumbatan mo lang ako sa mga pagkakamali ko sa'yo dati. Sa totoo lang, Nikki, nahihirapan akong ibalik ang tiwala ko sa'yo. Alam mo, ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo. Total naman, hindi mo na ako pinagkakatiwalaan eh. Yan ba gusto mo? Sige, pagbibigyan kita. Magsama kayo ng Ryan na yan, kung doon ka masaya. Hit, please, sagutin mo naman yung tawag ko. Pakiusap. Hello? Nikki? Oo, ako nga to. Bakit ka napatawag? Ano kailangan mo? Namimiss na kasi kita eh. Pagkatapos mo akong lokohin eh, sasabihin mo sa akin na miss mo ako? Hindi ka tiniloko, Hit. God knows how much I love you. Maniwala ka naman sa akin oh. Si Ryan, kaibigan ko lang siya. At saka kinakaibigan ko siya para ma-promote lang ako sa trabaho. Please naman, Hit, wag mo naman ako saktan ng ganito. Wag mo akong baligtarin. Ikaw ang nananakit dyan eh. Mahal kita. And I just can't accept na nawala ng sa isang second chance natin ang dahil lang sa maling pagdududa. Nikki, hindi ako manhid. Alam kong may gusto ka sa lalaking yun. Nakita ko yun nung araw na nahuli ko kayo magkasama. Now I realize kung bakit ayaw mo pang magpakasal sa akin. Kasi naghahanap ka pa ng iba na better sa akin. Nikki, tapatin mo nga ako. Ano pa bang hinahanap mo sa isang relasyon? O sadyang wala ka lang talagang satisfaction? Hit. Buo na ang desisyon ko. Babalik na uli ako sa Canada. At sisiguruhin ko nang hindi na tayo magkikita pa. At kung aksidente mang magkita pa tayo ulit, I'll make sure na hindi na ako mahuhulog ulit sa'yo. Goodbye.
Hello, Het? Het! Hello! Sino ang pipiliin ko? Ikaw ba o pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Tama na yung baganda mo. Pahinga ka muna. Halika. Anong sumandal ka sa walikat ko? Malapit tayo sa bahay mo. Ay. Bakit pa kasi nagpapakalasing ka, ha, Nikki? Tingnan mo nga yung itsura mo. Ikaw, Sir Ryan. Ang KJ mo talaga, no? Eh, bakit ba ayaw mo kong samahang uminom kanina sa bar, ha? Alam mo namang hindi ako umiinom, di ba? Kaya lang ako sumama sa'yo para damayan ka. Eh, baduy ka pala, sir, eh. Teka, bakit ka ba naglalasing, ha? Yung boyfriend ko. Break na kami. Ganun ba? Alam mo ba kung bakit siya nakapag-break sa akin, ha? Dahil sa'yo, pinagseselosan ka niya. Nahuli niya kasi tayong magkasama, eh. Pero alam mo, si Ryan, mahal ko pa rin si Het. Kaso, buwang wala ng pag-asang magkabalikan pa kami. Babalik na siya sa Canada. At saka sinabi niya sa akin, wala na raw siyang tiwala sa akin. Huwag ka na, ako na lang mali mo. Narinig ko yung sinabi mo, Sir Ryan. Ulitin mo nga ulit yung sinabi mo. Kung narinig mo na pala, eh bakit ko pa uulitin? Magtapat ka nga sa akin, ha? Mahal mo ba talaga ako, ha? Alo, Sir Ryan. Oo. Masama bang mahaling kita? Hindi naman. Then bakit parang pinipigilan mo akong mahalin? Kasi nakita mo naman siguro sa Facebook at alam mo namang may anak ako. Matatanggap mo ba ako kahit na may anak ako? Single ka. Marami namang iba dyan na walang extra baggage. Eh bakit ako pa, ha? Walang kaso sa akin yun. Ang mahalaga, etong nararamdaman ko sa'yo ngayon. Ayokong nakikita kitang nasasaktan. Nikki, kung wala na siyang tiwala sa'yo, it means hindi ka niya mahal. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako, eh. Handang magmahal ng tapat sa'yo at ibigay ang tiwala ng buong buo. Talaga, Nikki? Kayo na ni Sir Ryan? Yup. Boyfriend ko na siya. Ano yan? Rebound o sadyang madali ka lang makalimot? Aaminin ko. Mahal ko pa rin si Het. Eh, yun naman pala. So, rebound lang si Sir Ryan? Hindi naman. Ganito lang yan kasi, darling. Dahil sa wala na si Het at hindi naman na siya babalik, I think panahon na para ibaling ko sa iba yung atensyon ko. Hindi mo pa lubusang kilala yung boss natin. Ano pa ba ang dapat kong kilalanin sa kanya? And besides, kaya ko nga siya naging boyfriend, di ba? Para makilala ko siya ng gusto. At para makilala niya na rin ako. Buti naman natanggap niya ang nakaraan mo. Yun nga ang isa sa pinagpapasalamat ko, eh. Tanggap niya ang Pasko, pati na rin ang anak ko. He even volunteered na siya na lang ang tatayong ama kay Rizel. That's good. Pero sana lang, eh, hindi kanya niloloko. Teka, paano mo naman nasasabi yan, ha? Diba, walang alam ang mga co-workers natin tungkol sa relasyon nyo. Pero merong kumakalat na chismis na meron na raw siyang girlfriend. Pero hindi ikaw. Ibang babae. Wait. Talaga? Ang pangalan ng girl, eh, Rosel? Ano daw, eh, model daw? Talbogang beauty mo, Nikki. Nagsasabi ka ba sa akin ng totoo, ha, darling? Eh bakit di mo alamin sa boyfriend mo kung sino si Rosel? Eh baka naman magkaibigan lang sila. Ewan ko, basta ang narinig ko lang. Kaya palaging umaalis sa office sa Ryan para i-meet yung girlfriend niya. Tsaka marami nakakakita na magka-holding hands silang dalawa.
Oh well, talagang pagchichismisan si Sir Ryan ng mga co-workers natin kasi siya ang boss. And besides, may pagka-heartthrob ang boss natin. Hindi bale. Kakausapin ko si Ryan tungkol dyan. Naninibago ako sa'yo. Bakit pa ang tahimik mo? May problema ka ba? Sino si Rosel? Kaibigan mo. Bakit? Kalat na kalat kasi sa office na girlfriend mo yung Rosel na yun. Kaya ka raw madalas umalis ng office para magkita kayong dalawa. Kaibigan ko lang siya. Maniwala ka sa akin. Nagsiselos ka ba? Siyempre! Sinong hindi magsiselos dun? Nalilink ka sa ibang babae. Tapos hindi pa alam ng buong opisina na girlfriend mo ako. Kaya tuloy kung sino-sino nililink sa'yo. Huwag ka nang magselos dun, okay? Sige, di na ako magsiselos. Basta't eto lang masasabi ko sa'yo, Nikki. Kung mahal mo talaga ako, ay magtiwala ka sa'kin. Sino naman yung nagte-text sa'yo, ha, Ryan? Ha? Wala. Kasamahan ko lang sa trabaho. Talaga? O baka naman si Rosel yung nagte-text sa'yo? Teka, huwag mong sabihin na nagsiselos ka na naman kay Rosel. Hindi sana ako magsiselos kay Rosel eh. Pero binibigyan mo ako ng dahilan para pagselosan siya. Bakit ka ba nakakaganyan, ha? Anong ginawa namin ni Rosel sa'yo? May nakakita sa inyo. Nagaharutan sa parking area sa isang fast food. Anong gusto mong isipin ko, ha, Ryan? Magkaibigan lang kayo? Ryan, baka nakakalimutan mo. Girlfriend mo na ako. Wala kaming ginagawang masama ni Rosel. Ikaw lang naman dyan ang madumi ang isip eh. Eh sino naman yung nagtetext sa'yo, ha? Huwag kang praning dyan. Kasamahan ko lang ito sa trabaho. Sige nga, patingin nga ako ng cellphone mo. Titignan ko kung talagang kasamahan mo yung nagtetext sa'yo. Ano? Eh bakit ayaw mo ipakita sa akin yung cellphone mo? Teka, Nikki. Hindi porket girlfriend kita, eh pakikialaman mo yung privacy ko. So, si Rosel nga yung nag-text sa'yo? Oo, Nikki. Si Rosel nga ang nag-text sa'kin. I'm sure nagaharutan kayo ng babaeng yun hanggang sa text. Ay nako, bahala kang mag-isip dyan. Ryan, mahal mo pa ba ako, ha? Kasi kung mahal mo ako, makukontento ka sa'kin. Hindi ka na makikipag-textmate pa sa ibang babae. Kaso hindi. Siguro nga, hindi mo ako mahal. Ano ba yan? Simpleng text lang, pinagsisulosan mo na? Sa totoo lang, Nikki, ayoko ng ginito. Hindi ko kagustuhang magselos, pero hindi ko maiwasan. Kung ganyan lang din naman at palagi ka nagsiselos, ibig sabihin eh, hindi ka nagtitiwala sa akin. Ano pang saysay na ituloy pa natin ang relasyon to? Sige, Nikki, kung gusto mo maghiwalay na lang tayo. Hindi, Ryan. Huwag. Okay, tatapatin kita. Nikki, hindi pa ako sigurado sa mga nararamdaman ko sa'yo. Oo, I like you. I care for you. Pero hindi ko sigurado kung talagang pagmamahal ba ito. Si Rosel, may feelings din ako sa kanya. Kaya nga, naguguluhan ako ngayon eh. So, si Rosel pala ang mahal mo. Ganun ba? Tama pala yung hinala kung may gusto ka sa kanya. Noong una palang naramdaman ko na yung sweetness yung dalawa eh. Akala ko, Ryan, ako lang babaeng mahal mo pero nagkamali pala ako. Nikki, palamig muna tayo. Pero hindi ibig sabihin na magkikipaghiwalay na ako sa'yo. Bigyan mo ako ng panahon para mag-isip-isip. Sige, Ryan. Pero ihahanda ko na yung sarili ko sa posibleng mangyari. Nikki, I'm sorry kung nasasaktan mo kita. Pero maraming salamat sa pagbibigay mo sa akin ng panahon na makapag-isip. Ryan, sana bumalik ka pa sa akin. Kahit na malakas ang kutob ko, mawawala ka sa akin. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Pero kung sakaling mawala man ako sa'yo, sana magpatawad mo pa rin ako. Sige na, Ryan. Uuwi na ako sa amin. Nikki, huwag mo sanang isipin na niloloko kita. Tandaan mong hindi kita niloko. Nagkataon lang na ganito nang nangyayari sa akin. Sige, Nikki. Bye.
nagbe-break na kayo ni Ryan? Hindi naman. Call off lang kami. Kahit na, pareho na rin yun. Ay, kung sa bagay, tama ka. Nakita ko kasi yung Facebook profile ni Ryan eh. May mga litrato na siyang kasama yung Rizal na yun. Pinakilala niya na rin girlfriend niya yung babaeng yun. Ay, ganun talaga ang buhay. Wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang yan. Pero bakit ganun? Hindi naman ako masyadong nasaktan sa breakup namin ni Ryan. Alam mo yun? Parang hindi siya gaanong kawalan sa buhay ko. Eh baka talagang ginawa mo lang rebound si Ryan. Sa totoo lang, mas masakit pa rin yung hiwalayan namin ni Heth. Speaking of Heth, alam mo ba na nag-message siya sa akin? Ha? Talaga? Anong sabi niya? Ayun, kinakamusta ka niya. Kung ganun pala, eh bakit hindi siya sa akin nag-message? Siyempre, baka nahihiya sa'yo. Pero tingin ko mahal ka pa rin, Heath. Stop it, darling. Ayoko nang umasa sa ganyan. Nikki, harapin mo yung katotohanan. Alam kong mahal mo pa rin si Heath. Ay, tama ka. Mahal ko pa rin siya. Pero hindi na siya babalik sa akin. Iniisip pa rin niya na niloko ko siya. Bakit hindi ikaw ang gumawa ng first move na magkausap kayong dalawa? Wag na, nakakahiya. Baka lumabas na, nagahabol pa ako sa kanya, no? Alam nyo, kung pareho kayong pataasan ng pride, eh walang mangyayari sa inyong dalawa. Teka, makatawid na nga. Ay! Ano ba yan, hoy? Papatayin mo ba ako, ha? Sira ulo ka pala eh! Lumabas ka nga dyan, hoy! Labas! Sandali. Heth? Ikaw ba yan? Oo. Ako nga to. Akalain mong dito pa tayo sakali magkita. Tara, alis muna tayo dito. Makakabala pa tayo sa trapiko. Usap tayo. Pasok ka. Kaninong kotse to? Sa akin. Wow. Almost 9 months lang tayong hindi nakita tapos may kotse ka na kaagad. Nice color and interior, ha? Well, kamusta ka na? It's been 9 months since our breakup, right? Akala ko ba hindi ka na uwi ng Pilipinas? Well, I decided na umuwi ng Pinas kasi meron akong nakalimutang dalhin. Makakalimutin ka talaga, no? Nakalimutan kong dalhin ka papuntang Canada. Is that a joke or what? Mukha ba akong nagbibiro? Eh, galit ka sa akin, di ba? Iniisip mo na niloko kita sa pangalawang pagkakataon. Kahit hindi naman. Balita ko, naging kayo ni Ryan. Oo, naging kami lang nung nag-break tayo at nagpunta ka ng Canada. Anong ginawa sa'yo ni Ryan at naghiwalay kayong dalawa? Niloko niya ako. So, I would say it's a bad karma. Hits you hard, right? Bad karma ka dyan. Ano? Doon ka pa rin ba nag-work sa office ng ex mo? Oo, pero nagbabalak na ako mag-resign eh. You know. Nikki, minahal mo ba siya? Wawa, interesado ka? Ano? Minahal mo ba siya? Yes, minahal ko siya. Pero hindi katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Wow, just wow. All this time, akala ko kayo pa rin. Balak pa naman sanang bawiin ka sa pagbalik ko. Bawiin? Anong ibig mong sabihin? Nikki, I still love you. Nikki, tulala ka na naman dyan. Bakit? Ano ba nangyari? Bes, nagbalik siya. Sino? Si Heth. Ha? Talaga? So what? Nagkita kami kahapon. Sinakay niya ako dun sa sasakyan niya. Then, he told me na mahal pa rin daw niya ako. Eh, di wow. Eh ano, mahal mo ba siya? Oo. Eh kung mahal nyo pala ang isa't isa, eh di magkabalikan na kayo. Hello? Nagkaroon na kami ng second chance, no? Pero hindi naging successful. Eh di gawin yung third chance. Do you still think na okay lang yun? Dalawang beses na kami nagtry na mabuo ang relationship namin. Pero ang ending, hiwalayan lang din. Girl, third time is a charm. Malay mo, maging successful na kayo sa pangatlong pagkakataon. Pero kasi, baka mauwi lang sa breakup yung lahat.
Alam mo, Nikki, kung gusto mo talagang tumagal ang relationship nyo, mag-focus ka lang sa kanya. Ang hirap kasi sa'yo, may jowa ka na nga, pero naghahanap ka pa ng iba para magkaroon ka ng maipagkukumpara. Huwag mo nang gawin yun. Kung talagang mahal mo si Heath, focus! Siya lang ang isipin mo. Huwag ka mag-entertain ng ibang thoughts na alam mo makakasira sa relasyon nyo. Tigilan mo na ang pagiging playgirl mo. Makontento ka sa isa! Nikki! Mag-isa ka dyan sa waiting shed? Walang masakyan? Oo, wala akong masakyan eh. Halika, sabay ka na sa akin. Baka naman nakaka-istorbo ko sa'yo ah. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa akin. Tara, sakay na. So, how's your day? Haggard ka ngayon ha? Siyempre, naghahanap ako ng bago mapapasukong trabaho. Buti naman at napadaan ka dito sa Ayala ha. Meron na akong pupuntahan, malapit lang dito. But anyway, bakit mo nga pala hindi sinasagot yung mga text ko sa'yo? Ha? Ikaw pala yung nagtitext sa akin? Eh bakit naman kasi hindi ka nagpapakilala? At saka kanino mo nakuha yung number ko? Kanino pa ba? Eh di kay darling. Het? Bakit? Mahal ko. Ha? Mahal ko? Bakit? Mahal mo ba talaga ako? Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na mahal kita? Talaga? Okay, I'm sorry for what I've done to you. Hindi ko dapat ginawa yun. Dapat, pinaniwalaan kita. I'm such a fool na nag-conclude ako na niloko mo ako kahit walang basehan. So, sorry talaga. Okay lang yun, Het. Dapat nga ako humingi ng sorry sa'yo eh. Aaminin ko, yung second chance na nangyari sa atin, akala ko magiging smooth ang lahat. Pero dahil nga kay Ryan, naguluhan ako sa nararamdaman ko. Nagkamali ako. Sana mapatawad mo ko. And this time, hindi ko nasasayangin ang tiwalang ibibigay mo sa akin. Okay na, Nikki. Shhh! Kalimutan na natin lahat ng yun. And let's start new. Ha? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. So, pwede na ba kitang ligawan ulit? Hindi na kailangan, no? Ituloy na lang natin yung dati. I miss you so much. I love you, Het. Sobra. Hindi mo alam kung anong sakit yung dinanas ko nung nawala ka. And I promise you na magbabago na ako. Nasa iyo lang ang focus ko at attention ko. Salamat. Promise. I'll make it up to you. I can't promise na not to let you cry again, but I will do all my best partner I could ever have. I love you so much. I love you din. Sige na. I-focus mo na yung attention mo sa pagmamaneho. Baka maaksidente pa tayo. Sayang ang third chance. Yeah, right. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kurukuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special, Interactive, involved ka dito. Number 1 SM Radio Station.